nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga araw na mabilis na lumilipas, bagkos tukbin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puli sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Maligayang araw ng Sabado, kapatid kay Kristo. Kamusta po kayo? Kamusta ang isang linggong nagdaan sa iyong buhay? Sorry na wam, nasa mabuti kayong kalagayan at hinarap ninyo ang buong linggo kasama ang Diyos. Totoo na kapag kasama natin ang Diyos sa pagharap ng mga suliranin sa buhay, hindi tayo mawawala ng pag-asa dahil pinalalakas tayo ng pananalig na pagkakasama natin siya sa hirap at limhawa, sa mga karanasan natin ng tagumpay at kabiguan. Ito si Sister Nina de Lazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang pagso ng pagpagaling na si sa alipin ang isang kapitang Romano sa mabuting balita mula kay San Mateo sa Banata 8, talata 5 hanggang 12. Pagpating na si sa kapitang Romano, tumatik sa kanyang isang kapitang at nasiisa sa kanya. Ginoo, patahigan sa Mateo. Nang narinig ito na siya, humangat siya at sinabi sa mga sumisinig sa kanya, sinasabit ko niya, wala pa akong natagpo ang ganitong paniniwala sa Israel. Sinasabit ko sa inyo, marami ang darating mula sa silangan at sa kanluran para makisama kina Abraham, Isaac at sa kaharian ng ilan. Pagkaalis niya sa sinagoga, tumuloy si Jesus sa bahay ni na Pedro at Andres. Kasama si Nahayna at Juan. Doon nakahiga ang biyenan ni Pedro at may nagdat. At agad nila itong sinabi kay Jesus. Kaya lumapit siya. Hinawakan ito sa kamay at ibinaron. Iniwan ang nagnat ang babae at ito mismo ang naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw nang dumidilim na, dinala nila kay Jesus ang lahat ng may sakit o inaalihan ng masamang espiritu. Nasa may pintuan na ang buong bayan. Maraming may iba't ibang sakit ang pinagaling ni Jesus at maraming demonyo ang kanyang pinalayas. Ngunit hindi niya sila pinahintulot ang magsalita sapagkat alam nila kung sino siya. Isinulat ni Sister Emma Lusperio ng Pastorelli Sisters ang paninilay sa Ebanghelyo. Kamusta ang pananalig mo sa Diyos? Katulad ka ba ng Kapitang Romano sa mabuting balita na may kababaang loob na dumulog at lubos ang pagtitiwala sa dakilang awa ng Diyos na pagagalingin ang kanyang alipin? Imaginin po natin na nadalaw si Pope Francis sa ating tahanan. Ano kaya ang ating mararamdaman at masasabi? Excited ba tayo at looking forward sa kanyang pagdalaw? O sasabihin natin, next time na lang, nakakahiya, handa, mga kapatid, sikat at inyubo na rin pa ang ating pakikipaumbayan sa Diyos at maging maging handang tanggapin siya araw-araw niyang pagdanaw sa ating buhay. Upang katulad ng Kapitang Romano, masambit din natin ang buong kababaang loob. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Sa Ebanghelyo, gumaling ang alipin ng Kapitang Romano dahil sa kanyang kababaang loob at lubos na pagtitiwala sa Diyos. Matularanawan natin ang kanyang pananalig at kababaang loob upang tayo din ay kahabagan ng Diyos at tinggin ang ating taimtim na pagsamo. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatuloding sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City.
mag-text sa 0916-4892-5001. Maaari kayo mag-login sa www.polines.ph. Sangal ng Dr. Justine Paul at lahat ng Polines Radio Collaborators. Ako po si Sister Lina Salazar na muling buong pati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain na kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Truth. One another and an urgency to serve.
radio station owned and operated by Radio Mindanao Network Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0010-2017, dated January 16, 2017, and to expire on December 25, 2018. GWNX-FM operates from 4 o'clock in the morning to 12 midnight on 91.1 GHz with a power of 10,000 watts or an ERP 30 of 2,000 watts for 2-hour audio and transmitter located at 16 para de los Darion Mita or from Latina GWNX-FM. Maintained and operated by the DWNX person duly licensed by the Professional Regulations Commission and National Telecommunications Commission. Electronics and Communications Engineer Dominador Abogado Jr. with license number ECE-6941. First Class Radio Telephone Operator Jose F. Landon with license number 95-1PV-15921. Reynaldo M. Gomez with license number 94-1PV-1185. Ferdinand B. Fausto with license number 96-1PV-15928. And Eduardo S. Espiritu with license number 921-PNCR-733. Radio Nationwide, 91.1 DWNX-FM. Now, signing on. Kasama rin ang tabay po kamo sa RMN DWNX FM 91.1 MHz o sinmaan na ka-simulcast po kita mo niyan sa RMN NX AM 1611 kHz at sinmaan live kita sa Facebook na ka-streaming sa mga panahon na ini. Mga kasama ang programang morning na tingdong na masunod na I was dying inside to hold it diarrhea pagkanang kulang ang gamot na ginamit. Naku, baka may sigurado ang dos sa iba. Sa Dietab, sigurado. Diarrhea, hapo. Mag-dietab ka para hindi na tayong hintay. Dietab ka. Yun na love yan. Mukha naman, isa sinang kung nasama ka. If symptoms persist, consult your doctor.
bio-flu bangon story ni Luis Manzano. Noon, pag may trangkaso ako, ay isa-isa lang ako magamot. Isa sa lagnat, isa sa sipon, isa sa body pain at iba pa. Tituloy agad makabangon, hirap makabalik sa hosting gig. Pero ngayon, Luis Manzano na ako. I choose only bio-flu. Sigurado ako sa pagbangon. Dahil ang isang bio-flu, kaya lahat ng sintomas. Tulit! Yun din nabiyan. Kinalakan doctor. Try detergent. Celebrating over 40 years of cleaning excellence. Ayoko na madumi. Ayoko na maamoy. Lalong-lalo na pagdating sa kalabada. Dahil ang tunay na madumi. Amoy malinis. Kaya misi. Calamansi, manufactured by ATS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ATS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. Hi, this is Sarah Geronimo for NXT. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng NXT. 2 years lang umiinom si Daddy ng NXT capsule. Napakabilis kasi may clinical trials, tested, and proven. Ako, kiyang sa NXT Plus and NXT T. Like father, like daughter. Mag-NXT araw-araw. Mahalagang paalala, ang MSP capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon ang pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at regular na mag-eehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1 hanggang 2 metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be an MX extraordinary with MX3. Magwawakas na ang urumay niyato sa mga pag-adal acid module na nakapalaman sa RCEF Mechanization Program. Abangan, ang pagkasasun sa pag-aadal kang tatuyang mga ka-eskwela, may bulit na napaparin nila ang graduation. Ininganyo ko man po ang gawin sa mga ka-eskwela niyatong FCA na simbagahan na talahag na first step na sinagpapong evaluation forms sa maninilin sa kaipapay na radio-eskwela PH. Ang mga masimbag po sa first step na sinagpapong evaluation forms, iyon magiging rehistradong magtatapos sa mga FCAs at yung mga karitibinin certificate at yung mga advocacy materials hari sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMech. Magdangog, makibali at yung mag-arangkada digdi sa Radyo Eskwela ang atani sa tamang makinarya. Ang graduation ng Radyo Eskwela ay magaganap sa June 30th, July 3 sa ganap na alas 5:30 ng umaga. Dai magtugot na nalaubon na sanaan na angot. Magtindog. Gibuhon puso na si maugmaan pagkaaga. Dai magangot kundi maging magayagaya at magpangon na panonin paglaob. Na nakangulog. Maging partikan. Morning na. Tindog na. Maslo ng pagkaaga. Ikasamang El Merabad na. RMM. EWMX. Morning na.
aga po sa Saint. Good morning. Kumusta ang sa tuya mga paraan tabay? It's a weekend. Ano po ngunyan na Sabado? Sa mga nakakalingaw, pet sa 26 po ngunyan kan bulan na Hunyo. Yan ha. Madali na naman mapapos ang bulan na Hunyo. Mga kasama, yaw manggirari kita sa panahoning pandemya. Asin man ang suraning naga nasa lindong kan modified enhanced community quarantine. Yan po abot sa pet sa 30 kan bulan na presente. Yan ha. Pinag-aantabayanan niya to. Ano po? Ang napot ko niyan? I-extend o dahil na. Hindi pong MECQ na pinagdeklarar niyo po sa Siyudad ng Daga. Mga kasama, ang daw na Sabado, ano man po ang satuyang pinagkakasibutan ko niya? Ani ba nagre-relax ni Luli Tamayo ng trabaho sa liwat yan po kami sa nganing sabayang kumpasan? Ang satuya pong mga aktibidades ko niya pong amay na pagkaga. Good morning po sa mga negosyante. Ano man sa nag-aandam sa nganing mag-report sa inda mga trabaho. Ano man po ang satuya pinagigipo, kinukumusta niya to ang mga tulong na paraon na mga parasit. Hindi po si Radyo Mo, El Narabat, Kapa, Arimen, Radyo Mo, Nationwide. Ang partner niya to, hindi po sa Humbi, si Radyo Man Brother Ray Gomez. At sa luwas, siyempre ang satuya mga pag-iriba sa morning team, Radyo Man Manny Basa, Radyo Man Paul Santos, Radyo Man Kevin Alba. Mga kasama, ang mga pinagagalihan na ating tradisyon. Magdiyan na po kamo, magparangadi po kitang sabay-sabay. Mga kasama, ibugtak po niya po ang satuya mga sadiri sa presensya kan satuyang kagurangan.